Nasa 100 bahay ang nasunog sa Legazpi City sa Albay. Samantala, pinagkaguluhan naman ang sangkaterbang isda na napadpad sa dalampasigan sa Darwin, Negros Oriental. Yan at iba pa mga balita sa mga probinsya sa report ni Katrina Sol. Nagkalat ang sangkaterbang isdang tamban sa dalampasigan ng barangay Maayong Tubig sa Darwin, Negros Oriental kagabi. Ang mga residente, kanya-kanyang diskarte sa pagkuha. Sabi ng iba, gagamitin nila ito sa paggawa ng bagoong na pangunahing hanap buhay roon. Pinagbabawal pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pangingisda sa ngayon dahil closed fishing season pa ng tamban ang Visayas Seas. Nagsimula ito noong November 2018 at matatapos sa February 15. Libo-libo ang nakiramay sa libing ni National Democratic Front of the Philippines Peace Consultant Randy Malayaw sa San Pablo, Isabela kahapon. Itinaas sa mga kamao at iwinagayway nila ang mga bandila at tarpaulin para kondinahin ang pagpatay kay Malayaw. Pinatay si Malayaw habang natutulog sa sinasakyan nitong bus noong January 30 sa Arital, Nueva Vizcaya. Nilamon ng apoy ang nasa 100 bahay sa Legazpi, Albay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, gawa sa light material sa mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Kanya-kanyang bit-bit tuloy nang gamit ang mga residente. Kinailangan pa ng tulong mula sa mga bombero sa kalapit na probinsya bago ito naapula. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Inampok sa parada ng mga taga-Buluan, Maguindanao ang makukulay nilang costume. Ganyan nila sinimula ng taunang Inaul Festival kahapon na gaganapin hanggang February 14. Sa pistang yan, ipinagdiriwang nila ang telang Inaul na hinahabi ng mga Muslim. May iba't ibang disenyo ito at matitingkad na kulay. Nagkakaroon din ng paligsahan sa pagsayaw ng sagayan na isang Maguindanaoan war dance. Katrina Son, GMA News.